Ayun, so hello once again po sa bawat isa. Welcome po kayo sa aking channel. Maraming salamat po sa panunood, sa pag-share, sa pag-comment, at sa mga bagong subscribers. Thank you so much po sa lahat ng inyong support. It means so much. No, and ngayon po siguro isang video na naman no na I think siguro ito na yung isa sa resolution ko for this year, no? Kung napansin po ninyo yung past two videos ko, parang more on the personal side no ng kung sino ako as a fragrance reviewer and as a Fraghead. And siguro isa po ito sa if not the most personal na content na meron po ako na isi-share sa inyo. At katulad po na nakikita nyo sa ating title, I will be sharing to you no yung aking fragrance journey. No, siguro hindi lahat maging interested, pero para sa mga interested kung paano ako nagsimula, kung bakit ako nag-stop na, and kung kailan ako bumalik, at kung kamusta ba yung fragrance journey ko sa ngayon. So, yun, you're welcome to listen. And thank you po sa patience ng pakikinig sa akin. Marami po akong sinasabi pag video, no? Kaya napapahaba. Pero, again, thank you for your patience. Yun, no? Yung aking fragrance journey. Naisip ko lang na gumawa ng content about this. Actually, matagal ko na siyang iniisip, pero siguro mas ano no, parang mas na-encourage ako na gawin 'yon. Lalo again, going back po doon sa akin pong naging interview doon sa Room Fillers podcast. Shout out again kay Pops Charles Benson Chua. Panoorin niyo po, every week may upload ang Room Fillers, no? So, 'yun na napaisip ako no, magandang ang gawan ng content or i-share kung paano ba ako nagsimula. At kung kamusta ba yung aking journey sa ngayon. So, before I start, siguro para po doon sa mga interested lang, no? Yung aking pong scent of the day, gusto ko lang i-share sa inyo. This is, ayun, no? This is called African Leather by Memo Paris, no? A really great scent. Gagawin ko po, rin po ito ng individual review in the future. Pero yun, this is really good. Hindi parang ombre leather or in general Tom Ford use of leather, yung kanyang leather. Definitely may citruses, may creamy na woody backbone, pero you can sense the leather, no? So anyway, I wouldn't spoil yung review nito. Basta this is a great scent at gagawa natin to ng review. Again, my scent of the day, this is African Leather ng Memo Paris. Yun, so going back dun po sa aking pag-share na aking journey. So, paano ba ako nagsimula? No, I started siguro katulad ng iba no at a young age no, 2008 nung nagkaroon po ako ng perfume from my parents, no, in particular from my father. Ang binigay niya po sa akin before was the classic Tommy Hilfiger, no? That's a modern take ng Fougère, no? Masculine, no, of course, and marami pong, I mean, in general the barbershop style, no, na Fougère, pero it's still modern, no? May mga as far as I can remember, may mga aromatic notes, may citruses, may cedar, no, may green apple, a really great scent, no, a daily driver. So doon po na open yung aking eyes sa perfumes, no, or should I say my nose sa perfumes. And from there, no, parang naisip ko na okay pala to, no, okay pala na you smell good, na bukod sa ligo, bukod sa paglilinis sa katawan, ay may ina-apply kang perfumes, no, while it is not really a necessity for most, no? Pero definitely, it adds to your accessories, kumbaga, no? And, you know, dahil doon, again, no, na-open yung eyes ko sa perfumes, at
meron po akong mga klase nung high school na madalas magpabango, no, na amoy ko sila. I'm really curious, no, kasi they really smell good, parang nakapag-add sa character nila, no. Yung mga binibili nila, I remember I had this one classmate before na parang every month, no, or parang every 2 weeks meron po siyang bagong pabango from Benz saka from pen shop, no, and prescripto, yung mga common before, no. At ako rin po naging interesado talaga, no. So what I did nung high school po ako, usually I would go sa SM Baguio para po I would say mag-sniff session ng solo. So I go to Benz, I go to pen shop, no, prescripto, even po sa aficionado, parang once a week po yun, no, or once every 2 weeks pumupunta po ako, and I spend my time, no, para libutin yun, itry yung mga scents. Meron pang mga ibang brands, no, I forgot the name, pero definitely ganun yung ginagawa ko, no. And ang ginagawa ko po dati, part ng baon ko, nag-iipon po ako para makabili po ako ng at least isang perfume, isa o dalawa sa isang buwan. So, naging interesado po talaga ako sa perfumes, lalo po, may nakakausap ako, eh. Naalala ko po yung shinare ko po sa last na upload ko, no, na pag meron kang nakakausap, pag meron kang nakakasama about perfumes, no, parang may sense of community, parang it piques your interest, eh. So, anyway, nagpatuloy po yon until from bench, no, and pen shop, aficionado. Nagkakaroon po ako ng mga gifts, no, or even po yung mga nabibili ng mga designer frags, no. I remember there was a time nung bagong release ang 1 million ng Paco Rabanne, nagkaroon po ako BDC, CK Eternity, no, yung mga CK line, CK1, no, CK Shock, Dunhill, yung mga yun po, no, yung line na yun ng 90s and early 2000, no, na mga kilalang designer frags. I am thankful na nagkaroon po ako ng ganun, no. And mainly this is because din of my dad, no, who likes perfumes, no. Yung dad ko kasi, no, may mga perfume siya, naamoy ko, no, Yop Ong, Pierre d'Hermes, mga CK, mga Dunhill, mga D&G, no, so ganun, no, mas lalong nagkaroon ng interest, mas lalong nagkaroon ng excitement, ng desire to explore more, no, so it went on for years, no, hanggang ako po ay nag college, no, basically naging part na ang perfume sa life ko, no. Parang dumating yung mga times na parang hindi ako makalabas na walang perfumes, or at least cologne, no, yung parang kahit man lang Louis and Pearl, siguro naalala nyo yan, yung Louis and Pearl Rain, no, halimbawa, no, isa sa sikat na sikat. Ayun, no, naging malaki siyang part sa life ko for since 2008, no, na-introduce po ako sa perfumes. Pero there was a time na ako po ay nag-stop, no, sa frag game, no. I would say na kahit kasi mag-isa ako, no, or kahit konti lang yung nakakausap ko during that time, talagang ano, eh, it's a personal thing na hindi ako nag-stop over the years, dahil gusto ko talaga, no, gusto kong may perfume. Gusto kong part siya ng accessory ko, part siya ng kung sino ako, no. Marami po ang naging friends ko before na isa sa parang identifying mark nila sa akin ay about perfumes, no, na mahilig daw ako sa perfumes. So you know, hindi ako nag-stop kahit konti lang or kahit wala po nakausap. Kasi, ayun, naging part na siya ng sistema ko. Gusto ko talaga siya personally. Pero there was a time na ako po ay nag-stop, no. Yung year po na yon was 2018. No, so 2018, yun po yung time na namatay yung aking father, no. The last perfume na binigay po sa akin ng nabuhay pa yung father ko was a backup bottle of
CK Eternity kasi paubos na yung ano ko eh, yung main battle ko ng CK Eternity noon. That formulation, by the way, of CK Eternity, really great Fougeur, no? Napaka 80s, 90s na klase ng Fougeur, no? So anyway, nag-stop po ako noon nung namatay aking father, no? Mainly because perfumes was so related to him, no? And naalala ko po, there was a time na binasag ko yung battle ng CK Eternity. Aside sa death ng father ko, no, marami pang mga personal factors na nangyari. So, siguro, naging mindset ko nun, aside sa, dahil ang perfumes related sa father ko, parang ano eh, dahil sa mga nangyari sa life mo, you wouldn't really pay attention sa ano eh, sa perfumes, no? Parang naging ganun ako before, no? Parang hindi ko siya nabigyan ng attention, parang there were lots of things na iniisip ko, emotional baggages, no? Kaya hindi ko siya natuunan ng pansin. So yun, nagkasunod-sunod po yun, yung mga personal struggles that I had. And dumating pa syempre yung 2020 pandemic, no? So sunod-sunod, no, yung I would say parang dagok sa buhay. And fast forward 2021, no, ako at saka yung sister ko na nagko-collect kami, no, siguro isa 'yon sa naging coping ko, no, sa mga pangyayari, collection. And katulad nung sinare ko sa Room Fillers podcast, I collected Marvel plush toys or stuffed toys. Nakita niyo po yung ano po, no, yung background ko last time. I mean, yung isa sa topic namin ni Charles, no. And marami pong exploration na akong ginawa. Then pagdating ng 2021, no, late 2021, no, naging interesado po ako sa damit, no, yung color combination, yung color palette, no, etc., yung outfit, no. Nahilig po ako dun kasi pinasok din po namin yung pagbebenta ng damit, no, kami ng sister ko. And naisip ko noon na parang part ng accessory na yon ay perfume. So naisip ko ulit perfumes. Naisip ko na nakamiss din palang mag-collect ng perfumes. Kasi during that time, may mga binigay sa aking body mist, may mga Bath and Body Works, no, may mga cologne. Basically ganun lang, no. I tried po na bumalik, no. Bumalik ulit ako. I spent days, naalala ko, no, nung late 2021, pumunta ulit ako sa pen shop, sa bench, sa aficionado, sa prescripto, yung mga yun, no, yung mga pinupuntahan ko dati. And ano, no, ang ganun, may mga inspired perfumes pang iba na nakita ko rin, na in-explore ko rin ng Shopee. Pero ito po, mas into outfits ako. Tapos, we were trying to look for a local reviewer ng outfits, no? Naghanap ako sa YouTube, nakita po namin, isa sa nakita namin ng sister ko was Pops Greg Parilla. Shout out po ulit, Sir Greg Parilla. Pinapanood ko yung videos niya about outfit, no? Nakakamangha, no, na may ganun, no. And naisip ko dun, okay pala, no, pwede palang gawin to ng ano, no, may mga local content creators pala tayo, no, na they do contents about clothes, no. And ang amazing po ang nangyari habang nagbi-binge watch ako, no, nung kanya pong mga content about outfit, meron pala siyang content about perfume, no? So, sabi ko, ganun pala, no? Pwede palang mag-review ng perfume na meron pala siyang notes, no? Meron pala siyang development, meron palang, I mean, basically,
meron palang ganito. May content pala about perfumes. And yun po yung next ko pong binge watch, no? At of course, siguro halos lahat tayo, no? I binge watch din yung content ni Jeremy Fragrances. Tapos naghanap pa ako ng ibang mga local content creators. Marami po ako nakita. Halimbawa, si Kilati, si Kuya Dito, no? Si Naya Ruth, no? At marami pa po, marami pang iba. And isa po sa siguro mas lumalim or bumalik yung interest ko. Isa po sa churchmate ko, si Kuya Tin, no? At itawag ko siyang Kuya Tin. Pinapanood niya rin pala si Greg Parilla. At mahilig din siya sa perfume. So, nagkakausap kami, kakakwentuhan kami. So, ganun, no? Mas nag-interested ako. Pero, during that time, I'm okay na, no? With sharing sa ilang people katulad dati, before ako nawala. Yung hobby ng pagko-collect ng perfumes, no? Pero there was a time sa isang content ni Pops Greg, no? I forgot specifically what it was, no? I think parang ano, no? Kung hindi po ako nagkakamali, parang yung video niya about gourmands, no? Meron po siyang sinabi na, uy guys, may community sa Philippines, may local fragrance community, at yung po ay Frag Revolution PH. Shoutout po, Frag Revolution PH. Tapos, nag-try po akong sumali. Frag Revolution PH. Tapos, after some time, sumali din ako sa Frag Rev Exchange, no? Tapos, na-discover ko yung Fragged Philippines, Fragcom, and ito pong, itong Pabango PH, no? So, mas lumalim yung community, marami po akong nakilala, no? And, doon na yung yung sinasabi nilang nabubudol ka na, no? Yung parang you're entering now the rabbit hole. No, so ganun po, no, sa panunod ng reviews, no, I watched religiously ng mga contents, no, nagbasa po ng mga reviews. I tried to ask din katulad ng mga newbies, no, sa community. I tried asking din, no, kung ng mga madaming bagay about perfumes, no? And isa po sa siguro completely nagpabalik po sa akin sa game. There was this perfume, no? It is called Wanted by Night ng Azzaro, no? So I tried looking for decants, no? Na-discover ko rin may ganito pala nagbebenta ng decants, no? So mas lalong lumalalim yung curiosity mo, eh. And luckily meron pong taga Baguio, may shop siya, Centro Perfume, shoutout Sir Miguel, pero I believe hindi na ganun ka-active ang Centro Perfume. And may binibenta po siyang decant ng Wanted by Night, no? So bumili po ako ng decant ng Wanted by Night, and first sniff ko pa lang ng Wanted by Night, it took me back sa 2008 nung una kong na-sniff ang Tommy Hilfiger for Men. No, so yung ganun yung feeling, ganun yung excitement, ganun yung curiosity, yung interest. And sabi ko sa sarili ko, I have to get a full bottle. So nag-ipon ako, etc. Until nakuha ko po yung full bottle ng Wanted by Night. No, so doon na, bumalik na ako completely. No, and later on, no, nakikita nyo po siguro, no, sa groups, no, dati I usually do my write ups, no, about my impression about perfumes, no. Mas lumalim yung discovery sa Shopee, sa Lazada, sa Frag groups, no. Talagang naghanap ako, talagang nag-discover ako. Marami po akong naging kaibigan until later on din, no. Nag-start na po ako ng aking YouTube reviewing journey. Siguro next time gawan ko rin ng content kasi mahaba na naman yung video natin, no. Pero, you know, yung year na yon, specifically to 2022, yun yung officially bumalik ako sa Frag Game. 2021, nagko-contemplate ako bumalik. 2022, bumalik po ako. Tapos, pumunta ako sa Inspired Perfumes. I tried my best na to do write-ups, no? And to do support yung mga local
local perfumers, perfume business. No, I remember may ginawa pa akong write-up. I believe marami ding natulungan yun yung hashtag 500 sa you could check that out, no. Siguro ilagay ko yung link sa baba, baka makatulong pa rin sa inyo lalo sa mga nagsisimulan, mga local brands yun na na-try ko. Kasi nga nag-explore talaga ako eh. And ayun, pumunta ako sa Middle Eastern clones, no. Pumunta ako sa designers, no. Hanggang 2023 and mid po ng 2023 I transitioned mostly sa niche, no. Hanggang ngayon. No, so ayun, marami akong nakilala, marami akong natutunan, marami po akong naging experience until yung shinare ko nga last time, no, na I got the privilege to be one of the founding members or the admin ng Baguio Frag Group. So I'm thankful sa experience. No, I'm thankful for the people na naging friends ko, na nakatulong sa akin, no, na even mga nakatransact ko, mga nakakausap ko. No, ang ganda lang ng game. Of course, maraming ups and downs, no. Pero basically naging part siya ng life ko. Ngayon, no, naging malaking part siya ng life ko. Even ito pong ginagawa ko sa inyong harapan ngayon, no. This is part of that coming back sa Frag Game, and I am thankful na may community, no. So where do I go from here? Of course, no, I will continue sa passion na to, sa reviewing, sa pag-help, sa hindi lang sa Baguio Fragheads, no, kundi po sa iba pa po na mga nagsisimula, sa mga kasama ko sa game, no. Marami mang differences, marami man pong mga preferences, no, iba-ibang preferences, pero definitely this is something na nakaka-excite, no, nakakatuwa, nakaka-curious, no, maraming nakakausap ka na mas kumbaga magiging reason para mas mahalin mo yung game. So yun lang, mahaba na naman yung video. Maraming salamat po for staying with me again for another content, no, and hopefully sana mas na-introduce ko pa lalo kung sino ako. So yun lang guys, if you find this video interesting, yung mga ibang mga contents ko helpful, please do like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingat po kayo.